Napag-alaman natin na ang mga rabbit ay nagbubuntis ng 31 to 33 days lang at ito'y manganganak na. Kaya paghahandaan natin. Magandang araw sa inyo mga kabakyard at mga ka-Azolla. Samahan niyo ako sa episode na to dahil ipapakita natin ang paghahanda natin sa paghihiwalay ng ating mga rabbit dahil sa tingin natin may buntis na sa ating mga doe. Tatlo po ang doe natin, nag-iisa lang ang buck, pero nasa isang kulungan sila lahat ngayon, kaya hihiwalay natin sila ngayon. Dati na ako nag-aalaga ng rabbit pero bilang isang pet. Kaya nung time na yun, hindi ko alam at hindi ko rin inalam na itong mga rabbit pala pag nanganak ay magtatanggal ng kanilang mga balahibo. Kaya ngayon, papansin natin na itong cage may mga balahibo nang nagtatanggalan. At nung ito mga nakarang araw, isa lang ang lalaki or buck, tawag na sa lalaking rabbit ay buck. Isa lang ang buck dito. At panay attempt ng buck ng pagsasampa. Hindi natin nakita na pumapayag yung mga doe, yung babaeng rabbit, na masampahan. Hindi lang natin alam kung nasampahan na nga ba ito kaya ayaw nang magpasampa. Hindi natin sigurado kung ito ang mga buntis na yung mga doe dito. Kaya kailangan talagang ihihiwalay na lang natin sila. Kaya ihanda natin yung kulungan nila. Gagawin natin mismo ang kulungan ng mga rabbit na to. Tayo ang gagawa, mano-mano. Ito ang mga gagamitin natin sa gagawin nating all-wire rabbit cage. Bali, ang gagawin natin rabbit cage ay isang 2-in-1 na cage na size 24 inches by 36 inches. At yung taas ay 16 inches. Sa 2-in-1 na ganung size, ang budget natin ay isang 1/2 by 1/2 na gauge 16, isang metro, at isang 1/1 gauge 16 welded wire na 3 metro, isang wire tap, bali 1/4 ang timbang nito, pero kukunti lang magagamit natin dyan. Long nose at saka gloves. Gagamit din po pala tayo ng kahoy at saka martilyo. Kahoy, kahit anong kahoy na available sa inyo. 2x2, 2x4, or 1x2. Ang kahoy ay gagamitin natin para pang tupi or pang bend doon sa feeder. Makikita nyo mamaya kung ano yon. Nakat na natin ang mga kailangan natin sa 1/2 na welded wire, isang 36 by 24 para sa flooring, sa 1x1 na welded wire, isa ding 36 by 24 para sa roof o sa taas, dalawang 18 by 24 para sa dalawang sides, at dalawang 38 by 18, ito'y para sa harap at likod. Bakit po 38 by 18? Kasi yung sobra, ito po,
yung pinakadulo niya. Ito ang gagawin natin pang dikit or pang tali, pang bind sa mga sides na magjo-join. Hindi na tayo gagamit ng tire wire doon. Pero may tire wire pa rin tayo para sa ibang kailangan na pang tali o pang dikit. Ito na po yung feeder natin at bali ito na rin yung division niya sa gitna. Ang ginamit natin dito ay isang 24 by 9 at 24 by 22. Yung 22 kasi itong pataas, itong banta na to, binan natin ito ng sa taas, ito 9, tsaka itong sa baba yung 9, yung 8, yung pang 9 niya ang ginawa natin yan. Yun yung ginawa nating tali or pang bind pang lugtong. At itong bali yung taas na to magiging 8 lang talaga to. Yung pang 9 niya, itong pinakadulo, ito rin ang itatali natin doon sa bandang itaas ng cage. Yan po. So bali ang na-bend is 9 at saka 9. Ang lapad naman ito ay 4. So 9 plus 9, 18 plus 4, total na 22. Kaya yun, isang 22 by 24 at isang 9 by 24. Nagawa na po natin, inuna natin to. So, ang gagawin natin ay kakabit lang natin itong mga sides, yung apat na yung harap at likod at yung dalawang sides doon, at yung pangkabit natin sa sinabi ko na kanina, ito yung pinakadulo niya ang magsisilbing pangdugtong or tagadikit ng mga sides, at tsaka natin ilalagay ang itong feeder sa gitna at yung roof sa taas. Yun po. At tatapusin natin to at papakita natin sa inyo ang finished product. Magkakabit lang natin sa likuran niya. Ayan po itsura ng joints o pinagdugtong sa dulo. Ngayon, kakabit natin yung isang side. Whew! Ginabit tayo, pero at last na gawa na rin natin ang ating pinakaunang mano-manong gawa na 2-in-1 rabbit cage. Ang size ng rabbit cage na to ay, uulitin ko, 24 inches yung lapad, 36 inches yung haba, tapos yung taas 16 inches, at may feeder na sa gitna. Shoutout nga pala sa Negosyo Philippines kay Sir Papa Rabbitry. Salamat po sa pag-share nyo ng video patungkol sa paggawa ng rabbit cage, dahil galing sa kanya ang idea na tong 2-in-1 rabbit cage na to na ginawa natin ngayon with feeder. Pero itong lahat na ginawa natin ay mano-mano lang. Wala tayong ginamit na J-clips or M-clips. Long nose lang ang gamit natin dito. Tsaka yung martilyo tsaka kahoy na pang bent dito sa feeder.
hindi na natin ipinakita sa inyo ang detalye ng paggawa natin sa rabbit cage na ito dahil may marami tayong makikita ang tutorial sa paggawa ng rabbit cage sa YouTube. At ang ginaya na lang natin yung ginawa ni Sir Papa Rabbitry doon sa Negosyo Philippines. Kaya nagpapasalamat tayo sa kanya sa pag-share ng kanyang video dahil mas nakakamura nga tayo doon sa size na ito ng rabbit cage na to. Ilalagay ko lang sa baba sa description box yung link ng Negosyo Philippines patungkol dun sa paggawa niyan nitong 2-in-1 rabbit cage para makita niyo rin kung paano niya ginawa yun. Nabanggit ko na ang main purpose ng pag-share natin ng mga video dito sa ating vlogs ay upang magkaroon ng mastery sa mga natutunan natin patungkol sa organic farming. Pero isa din sa ating layunin kung bakit natin isinishare ito ay upang maipamahagi o makapamahagi na kahit ng kaunting kaalaman kung ano ang maaari natin gagawin sa ating kaunting espasyo dito sa ating paligid. At naway, nakapamahagi tayo ngayon ng kaunting kaalaman sa inyo kung ano ang maaari nyong gawin sa espasyo na meron tayo sa inyong bakuran. Maraming salamat po muli sa inyong pagsusubaybay sa channel na ito.